Good day mga ka-sports natin dyan. Papalapit na nga matapos ang elimination rounds kung saan nga tatlo na lang na team ang natitirang makakalaban ng Creamline Cool Smashers. Pahigpit ng pahigpit ang mga makakatunggali ng Creamline. Makalusot man sila sa Next Lead Chameleons, meron pa silang Choco Mucho at eto naman, ang PLDT naman ay isa sa mga pinakamalakas ngayon kung saan nga nasa number 3 standing sila sa kasalukuyan. At makakaharap nga nila ang defending champion, ang Creamline Cool Smashers. Mahigpit ang magiging tunggalian ng dalawang team na ito dahil kapwa nga sila naghahabol para nga makapasok sila sa Magic 4 at para masiguro nga nila ang kanilang standing pagdating nga sa Final 4. Kinakailangan ang isa sa kanila ay mapataob. Sino ang tataob sa dalawang team na ito? Ang Creamline ba or ang PLDT? Aalamin natin ang salpukan at ang mga players nga nito, kikilatisin natin at titimbangin kung sino ba talaga ang mas lamang ngayong 2024 pagdating sa kanilang laban sa PBL. Yan ang ating pag-uusapan kahit panoorin hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Kahapon nga ay panalo ang PLDT sa kanilang nakalaban kung kaya tumaas nga sila sa standing sa rank number 2. Subalit kahit sabihin natin na sa rank number 2 sila sa kasalukuyan na mayroon nga silang 7 win ay kinakailangan talagang magtuloy-tuloy pa ang panalo ng PLDT sapagkat pwedeng-pwede pa rin masilat ang kanilang standing kung kaya sisiguraduhin rin nila na kaya nilang mapataob ang malakas na team, ang Creamline Cool Smashers. Kapag nakalusot sila dito, 100% ay kitang-kita na natin ang ebidensya na pasok na nga ang nasabi nating PLDT sa Final 4. Subalit syempre, magiging mahigpit ang kanilang labanan dahil hindi rin dito papayag ang Creamline sapagkat nga kapag natalo naman sila ng PLDT ay malalaglag rin sila sa semifinals. Kung kaya naghahabulan talaga ang kapwa dalawang team na ito na magsasalpukan nga at kinakailangan talagang may isa lang sa kanilang mapataob para nga masecure nila ang kanilang spot sa semifinals. Ngayon, atin nang sisilipin kung sino ba talaga ang mas lamang ngayon. Marami kasing nagsasabi na mas lamang na daw ang PLDT kontra daw sa Creamline sapagkat syempre hirit ka ng ibang mga fans ng Creamline, meron daw import di umano ang nasabi nating PLDT. Pero syempre, bago natin husgahan kung sino ang mas malakas, atin muna silang kilatisin isa-isa. Salpukan muna ng mga setter tayo. Kyle Negrito versus Kim Fajardo. Ang dalawang setter na ito ay very talented talaga. Dati nga si Negrito ay nasa panglimang spot pagdating nga sa top setter. Ngayon nga ay umakyat nga siya sa rank number 2. Matapos niya nga magkaroon ng 35 excellent set. Grabe rin talaga itong si Negrito. Samantalang si Kim Fajardo naman ay nasa ikatlong spot bilang top setter. Pero kung tutuusin, halos close fight lang sila pagdating sa standing at konti lang naman ang kalamangan ni Negrito. At kita naman natin na may mga araw din si Negrito na sumasablay. So kung ako inyong tatanungin, sino ba ang mas lamang kay Negrito at kay Kim Fajardo? Well, ang masasabi ko na lang, depende yan sa kanilang pagkakagising dahil may mga araw din silang maalat, subalit kung sa kagalingan ay masasabi ko naman tay lang ang dalawang ito. Subalit kung sa experience ang pag-uusapan, mas marami naman napatunayan itong si Negrito pagdating sa pro at si Kim Fajardo naman ang panahon niya sa PSL ay marami rin siyang napatunayan. Kaya't halos talagang magiging close fight rin ang labanan ng dalawang ito pagdating nga sa kanilang pagsiset. Dumako naman tayo sa kanilang mga magagaling na middle blocker. Pangs Panaga versus Del Palomata.
Si Pangs Panaga ay 6-footer, samantalang si Del Palomata naman ay 6'3". Grabe mga ka-sports, talagang matangkad talaga itong si Palomata. Pero kung sa kagalingan naman ay hindi rin magpapahuli itong si Panaga versus nga kay Palomata. Dahil alam naman natin na pagdating nga sa PBL ay marami na rin napatunayan nga itong si Panaga. At syempre, gayon rin itong si Palomata. Makailang beses na rin siya nakasungkit nga ng Best Middle Blocker Award dahil nga sa kanyang katangkaran. Kung sino ba ang mas magaling sa dalawang ito, masasabi ko na halos close fight rin sila, tie rin sila pagdating sa kagalingan. BDL naman versus kay Majoy Baron, ang dalawang matangkad na players din na ito ay kapwa rin may angkin kagalingan. Si Bea De Leon ay kung tutuusin palaban sana ito kung maganda lang sa kanya ang pagkakaset nga ni Kyle Negrito. Pero nga, kung hindi siya mabibigyan ng bola, syak tayo na hindi rin siya makakahataw. Pero nang nakaraan ngang game nila kontra nga sa Petrogas, talagang humataw naman itong si BDL. Pero kung ako yung tatanungin naman, kung ikukumpara natin si BDL kay Majoy Baron, mukhang mas maraming experience at napatunayan nga si Majoy Baron pagdating nga sa middle blocker na posisyon. Kasi hindi lang siya nagkaroon ng award dito bilang best middle blocker, maging sa iba yung dagat ay nagkaroon na rin ng award itong si Majoy Baron. Kung kaya, mas lamang talaga ang PLDT sapagkat nga kung ikukumpara natin ito kay BDL. Kahit kay Risa Sato ay mas lamang talaga itong si Majoy Baron. Atin naman puntahan ang kanilang mga magagaling na spiker. Narito nga si Erica Santos versus naman kay Tots Carlos. Ang dalawang manlalarong ito ay talagang palaban. Kita naman natin na noon panahon sa UAAP ay bangkulang itong si Erica Santos. Pero ngayon, kita naman natin na nakikipagpukpukan talaga siya pagdating sa loob ng court. At palaban talaga ito. Subalit kung ikukumpara natin siya kay Tots Carlos, ay sadyang malayo pa ang kanyang kagalingan kay Tots. Dahil talagang mas angat naman si Tots Carlos. Savannah Davison versus Gemma Galanza, ang magaling na outside hitter ng PLDT na si Davison. At si Gemma Galanza naman, ang Darna naman ng Creamline. Bagamat ngayon ay talagang nakikita natin na mas angat nga si Savannah ngayon pagdating nga sa score, sapagkat kung pag-uusapan sa top setter ay talagang itong si Davison nga ay angat na angat. Nasa rank number 3 nga siya at dati nga ay nasa rank number 1 pa yan. Pero alam natin na si Gemma Galanza ay magaling naman to pagdating sa floor defense. Kung kaya nga nasa rank number 2 pa nga siya bilang best digger at nasa rank number 1 naman siya bilang best server. At syempre, kung pag-uusapan sa kagalingan ay subok na natin yan si Queen Gemma Galanza. Sobrang dami niya nang napatunayan pagdating nga sa PBL. At kahit sabihin natin na mas angat ngayon si Savannah Davison, ay lalaban talaga yan si Gemma Galanza. Matira ang matibay talaga sa dalawang ito. Magpupukpukan nga to pagdating nga sa loob ng court. Kaya kung ako inyong tatanungin, halos tie rin ang dalawang ito sa tingin ko. At kung lumamang man si Savannah Davison ay konting-konti lang siyang kalamangan niya kay Gemma Galanza. Lalaban niyan si Gemma dahil nga natalo sila noon sa Petrogas. Sure ako na babawi yan si Queen Gemma Galanza sa mga darating pang games or sa mga natitira pa nilang games. Kakaibang Gemma Galanza ang inyong matutunghayan. Dumako pa tayo sa mga magagaling pang spikers ng PLDT at ng Creamline. Si Fiola Ceballos versus sa ating Phenom Superstar Alyssa Valdez. Kung pag-uusapan naman sa kagalingan ay may ibubuga naman itong si Fiola Ceballos. Pero kung ikukumpara natin siya sa ating Superstar Alyssa Valdez ay marami pa siyang kakain bigas bago niya mapantayan ang ating Superstar na si Alyssa. Kaya't kung pag-uusapan nga sa dalawang players na ito, masasabi ko na lamang nga ang outside hitter nga ng Creamline. Siyempre, Alyssa Valdez yan. Sobrang dami na yan na patunayan at sobrang umaapaw na ang kanyang mga award. Bagamat ngayon, kahit sabihin ng iba na medyo humina na siya, inaalalayan niya lang ang kanyang mga natamunga na injury ng mga nakaraan na games. Pero sa totoo lang, may ibubuga pa yan si Alyssa Valdez. Maghintay lang kayo, lalo ngayon, dahil nga nanganganib silang
malaglag sa semifinals, mas tataasan ni Alyssa Valdez ang kanyang level ng paglalaro. Libero naman tayo, Kayla Achenza versus Kat Arado. Same silang dalawa, mayroon ng mga award na best libero. Hindi lang sa ating bansa, maging sa international ay nakamit na rin ni Kayla Achenza at ni Kat Arado ang award na yan. Pero kung ako naman ang inyong tatanungin, sa kasalukuyan mas lamang nga si Kat Arado bilang ngang best libero para sa akin. Kasi nga itong si Kayla Achenza medyo bumaba nga ang level ng kanyang paglalaro. Pero may ibubuga pa naman yan si Achenza. Yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang PLDT at ang Creamline. Atin na ngang inisa-isa ang kanilang mga first six lineups. Para sa inyo, sino ba sa dalawang ito ang uuwing luhaan? Ang Creamline ba or ang PLDT? Mag-comment naman kayo sa baba at syempre ating tutunghayan ang kanilang games sa April 25. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.